Magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon sa inyong mga manonood. Sa tutorial na ito, tatalakayin natin step by step kung paano kumita sa Simple Earn ng Binance. Kung ang video na ito ay nakatulong o nagustuhan nyo, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ang Simple Earn ay isang serbisyo na inaalok ng Binance kung saan maaari kang kumita ng interest mula sa iyong mga digital na pera tulad ng Bitcoin, Ethereum at iba pang cryptocurrencies. Ito ay isang paraan upang palaguin ang iyong mga digital na pera sa pamamagitan ng pagpapautang sa iba pang gumagamit ng Binance. Ganon ang proseso na nangyayari sa Simple Earn. Papakita ko mamaya sa inyo kung paano nga ba ito gumagana at paano nyo nga ba i-apply o gagamitin ang Simple Earn ng Binance. Pero yun ang concept behind Simple Earn. Magbibigay ka at ipapahiram mo ito sa ibang gumagamit at sila ang magti-trade or magpapalago para sa iyo. May mga limitation din to, may mga kailangan kang sundin, kaya ituturo ko yun sa inyo mamaya-maya. Ang Binance naman, sa kabilang banda, ay isa sa mga pinakasikat na cryptocurrency exchange program sa buong mundo. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na mag-trade ng iba't ibang mga digital na pera at mag-invest sa iba't ibang mga produkto tulad ng Simple Earn. Ngayon na mayroong tayong pangunahing kaalaman tungkol sa Simple Earn at Binance, pag-usapan naman natin kung paano kumita sa Simple Earn ng Binance. Sa pamamagitan ng paggamit ng Simple Earn, maaari kang maglagay ng iyong mga digital na pera sa isang pautangan na program kung saan ito ay uutangin ng iba pang mga gumagamit ng Binance. Ang interest ay kikitain mo ay based sa duration ng pagpapautang at uri ng cryptocurrency na iyong ilalagay. Papakita ko inyo sa mamaya. Mas mataas ang potential na kumita kung mas matagal ang duration at mas mataas ang interest rate. Gayunpaman, tandaan na may kaakibat na risk ang pagpapautang at ang mga pagbabago sa merkado ng cryptocurrency. Hindi ito guaranteed na ikay laging kikita, hindi siya guaranteed na may makukuha ka pabalik lagi. Kasi syempre, unpredictable at predictable din sometimes ang ating market. Kaya minsan siguro may kikitain ka at minsan wala. Kailangan mo talaga mag-risk. Pag magba-Binance ka or pag mag-cryptocurrency ka, hindi necessarily Binance, kailangan mo dapat tanggapin na may risk na mawawala ang pera mo para may risk rin na bumalik ang pera mo or mas lumago pa or mas malaki pa ang matatanggap mo. Ganun dapat pag cryptocurrency ang mindset mo, dapat prepared ka to take some risk. Kahit na ba Simple Earn to, kahit na ba ito yung pinakamadali sa mga ways to earn sa Binance or mga cryptocurrency to ways to earn, hindi pa rin basta-basta ganun. Kailangan mo pa rin magkaroon ng white mindset na may chance pa rin na babagsak yun o wala kang makukuha. Para makapagsimula sa Simple Earn, kailangan mo muna mag-sign up sa Binance, syempre. At kailangan mo rin mag-deposit ng iyong mga digital na pera. Kailangan mong mag-verify rin. Ito, nakikita nyo dito, hindi pa fully verified ang aking account. Pero bago ka magsimula o bago mo ma-access ang lahat ng features, hindi naman lahat, mga pag gusto mo na makipag-interact sa mga ibang users ng Binance, kung gusto mo bumili ng crypto, kailangan mo nang fully verified ang iyong account at saka dapat naka-accept ka sa mga terms and services nila. Kailangan yun para ma-fully verified ang account mo. Tapos, pagkatapos mong i-fully verified yan, syempre bibili ka ng crypto sa pamamagitan ng buy crypto dito. Pwede mag-deposit gamit ang bank, credit card, or cash balance dito. Tapos pipili ka lang kung ano ang specific na gusto mong bilhin na crypto. Tingnan natin dito, paano nga ba bumili ng crypto? Kasi kailangan mo yun para sa Simple Earning dito. Dito, mamaya, papakita ko dito. Ngayon, dito tayo, balik tayo sa pagbili. Dito, lalagay mo lang kung magkano ang gusto mong gastusin at kung ano ang ma-receive mo. Dito, naka-automatic Bitcoin. Pero, pwede kang pumili ng kahit ano dito. Ngayon, para sa akin, suggested ko lang, ang pinaka-safe sa tingin ko is USDT or BUSD kasi ang ratio nito ay parehas na parehas sa US dollar. Kung ano ang presyo ng US dollar ngayon, ganun din ang presyo dito. Parehas sila ng ratio. Kaya for example, ito, bibili tayo ng USDT. Maglalagay ka lang dito, sabihin natin euro ang pera dito, pwede natin palitan to sa kahit anong pera. Hanapin natin kung may pang Pilipinas nga ba dito.
wala. So maghanapin natin yung USD, magko-convert ka na lang kapag sa inyong mga cellphone o sa inyong mga bank account, ko-convert nyo ang pera nyo to USD. Sabihin natin magbibili tayo ng $100 worth of USD. Ang makukuha mo is 96.53 USDT. At syempre, magkakaiba ang value ng mga iba't ibang cryptocurrency tulad ng Bitcoin. Ang value niyan, ang makukuha mo lang is 0.0035 value of Bitcoin. And magkaiba rin yan. Iba rin sa Ethereum. Magkakaiba sila. Ito, 0.04 ang makukuha mo. Ngayon, pagkatapos mo bumili or syempre, pag-deposit mo, pwede mo nang gamitin. Pwede ka nang pumunta dito sa Simple Earn para magpahiram. Dito ka magpapahiram. Ngayon, paano ka nga ba uwabot dito? Paano ka pumunta dito? Gagawin mo lang mula sa homepage. Tingnan natin mag-load dito. Mula dito, hahanapin mo yung Earn. Tapos, dito, hahanapin mo lang ang Simple Earn na ito. Marami din siyang ibang kasama dito. May Binance Earn, Launchpad, PNP Vault, Defi Skating, Dual Investment, Liquidity Farming, Binance Pool, Range Bound, E8, at Staking at Auto Invest dito. Pero ang pagtututukan natin ngayon ay ang Simple Earn. Kaya pipindutin mo lang to at mariredirect ka na sa Simple Earn ng Binance. Dito mo makikita mga protected products. Nakikita mo dito itong mga iba't ibang mga cryptocurrency coin. Tapos ito ang mga percentage nila, mga APR. Tapos duration dito. At auto-subscribe din dito at subscribe dito. Ngayon may two types of pag-inquire dito sa Simple Earn. May flexible at saka may fixed. Yung flexible, nakikita nyo dito, may options sa flexible. Ibig sabihin, pwede mo siyang tanggalin or pwede mo siyang bawiin anytime. Kung pwede mo siyang singilin ulit kung kanino ka man magpapahiram anytime. Pero syempre, mas mababa ang interest or mas mababa ang makukuha mo. Tingnan natin dito, ang ARPA, 19.97%. Pero pag 90 days siya, mas mababa siya. Magkakaiba siya, depende na lang. Pero minsan mas mataas, minsan mas mababa. Pag flexible kasi, yun nga, pwede mong tanggalin anytime you want, pero meron din yung mga fixed talaga ito. Itong mga fixed ito, 30 days, 60 days, 90 days, at 120 days. Magkakaiba sila. Sa 120 ng kava, 24.9% ang posible mong interest or makuha pabalik. Magkakaiba sila. Meron din ito, si BNB, wala siyang flexible. Yun lang ang pinagkaiba nung flexible at yung fixed dito. Yung fixed, hindi mo siya pwedeng bawiin hanggang hindi siya umaabot sa duration na yan. Pag gusto mo bawiin before the duration, syempre mas mababawasan yung makukuha mo, hindi mo makukuha. Hindi worth it pag binawi mo agad. Pag flexible, yun nga, flexible siya. Pwede mo siyang bawiin kahit kailan, pero yun nga, medyo mas mababa ang posible mong earning sa flexible compared sa fixed na sabihin natin 120 days. Ito, 44.9% ang APR niya. Syempre mas mataas yan. Tapos sabihin natin, piliin natin si USDT or si BNB na lang kasi may kwan siya dito. Naka-fix siya. BNB 3.1, medyo mababa. Mas pababa pa ng pababa. Ang pinakamataas ngayon is si APE. Ito, pinakamataas. So sabihin natin 120 days kay APE, 44.9. Pinutin mo lang ang subscribe. Tapos pwede mo nang i-enter dito kung ilan ang APE mo. Pero syempre, wala tayong APE ngayon. Paano nga dahil kukuha ng APE? Ibibili ka, magde-deposit ka or bibili ka ng crypto dito. Tapos, i-convert mo siya kung meron ka ng ibang cryptocurrency coin tapos ayaw mo mag-withdraw or mag-deposit ng pera sa Binance ngayon, pwede mo naman i-convert ang crypto mo to APE dito. Pwede mo siya i-convert pag pinindot mo to. Kunyari, USDT. Pwede mo siyang i-convert to APE. Sabihin natin may 100 tayong USDT. Tingnan natin kung ilan. Baliktad data. Ito. 100. Tapos, 1,000 na lang. Preview conversion. Insufficient. Kulang. So, dapat marami. Kulang ang ating balance. Ito makukuha natin. 286 APE ang makukuha natin sa 1,000 USDT. Taas rin. Pero, malaki ang babalik sa'yo. Sabi ko nga kanina, 44%. Tataas rin. Pero dito mo makukuha. May minimum rin dito na 0.18 at ang maximum or available quota is 508 dito. Pwede ka rin mag-auto-subscribe kung gusto mong automatic na siya. Makikita mo. Kita mo rin dito, subscription date. Date ngayon is 23. Value date is 24. And interest end date mo is sa 9 or 9.21. Ngayon is, anong araw ba ngayon? Anong date natin ngayon? May.
sanayin mo siya makukuha. Makukuha mo siya and mas mataas, you know, APR is 44.9%. And magkakaiba rin, APR subject is subject to change on a daily basis. And it does not mean na actual siya or predicted. Siyempre, sabi ko nga kanina, may risk. Kaya talagang hindi siya para sa mga taong ayaw ng downside, ayaw ng bumabagsak. Kailangan mo talaga mag-take ng risk dito kasi hindi naman guaranteed lagi eh. At ganun lang guys, ganun lang kasimple mag-earn or gumamit ng simple earning ng Binance. Pwede mo rin tignan lahat ng ibang cryptocurrency dito. Hahanapin mo lang sila. Scroll down ka lang, scroll down. Hanggang may mahanap ka or pag nahanap mo yung gusto mo. At yun lang guys, salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood.